this extended po with my family, okay? So, and so many advantages, okay? I hope you will learn something today. So, ang aking hope today is not just to train you or to entertain, yung nga sinasabi ko, train and entertain. Ayan, ilalabas ko lang yung slides, ha? Ayan, okay? Okay, teka lang, slide show. Ayan. So, not just to train you, but of course, to help you get through this crisis. No? Get through this crisis, makaalis po sa crisis. Not just get through this crisis, but become better. Ayun, ha? Maging better. So, marami pong bitter. Okay? Maraming naiinis sa nangyayari ngayon. Maraming hindi gusto. Who would that be? Because we were, well, all of us were forced to do something we do not like. Totoo ba yun? Pero alam mo, marami tayong pwedeng gawin. Alam nyo, kaya po bitter yung iba, kaya parang gustong-gustong lumabas. Eh, wala. Parang pakiramdam nila, they are now, hopeless. Walang silbi. Tama ba? Yung iba. So, siguro hindi sa grupo ng TGX. Pero marami pong tao, even outside the easy community, ang dami ko pong kaibigan, no? Ang nangyayari po talaga, so depressed. Bakit? Isang magaling negosyante, ang dami ko po kilala, magaling negosyante, magaling na entrepreneur, pero ngayon, they feel hopeless. Bakit? Walang nagagawa. Why? Because they have concentrated only on one aspect of their lives. Sa isang aspeto lang, which I believe, hindi naman mali, pero kulang po. Learning to all of us. Kasi it won't end on May 15. In fact, baka ma-extend pa yung ECQ. Huwag na kayo malungkot na ma-extend yung ECQ, yung ano ba yan? Enhanced community. Tanggalin nyo sa isip nyo yung lockdown, ha? This is not a lockdown. For me, this is just a slowdown. So, ang nangyayari ngayon, it's a matter of perspective. You have undergone several trainings ngayon. Ang dami nyo na pong nakita at na nakausap na mga galing na trainer. This is the sixth. Tama po, this is the sixth. So, I'm sure na banggit na iba yung positive mindset, yung kailangan maging masaya tayo. Kailangan po yun. Okay, pero hindi nagtatapos doon. It's not enough that we cope up, no? Kailangan doon mataas yung adversity quotient natin. Ano yung adversity quotient? Hirapan dahil sa kalagayan o yung difficult times o kaya itong crisis o kaya itong COVID na to o yung virus na to. Tama? So hindi po enough na we will cope up. Ano yung coping up? Hindi tayo makalabas. Netflix lang natin yan. That's coping up. Wala akong pay-in. Kakain ko na lang yan. The worst thing that can happen to all of us. Dumating yung crisis. Wala yung crisis. Dumating si COVID. Umalis si crisis. Umalis si COVID. You are the same old person. That's the worst thing that can happen to all of us. Kailangan po pagtapos nito, we are a better person. Anong ibig sabihin kong a better person? Hindi po a better leader lang, ha? Kasi isang aspeto lang yan ng buhay natin. Pag sinabi kong a better person, a better human being, holistic po, magaling na entrepreneur, magaling na empowered consumer, magaling na SE, GE, GA, magaling na tatay, okay? Better na parent, better na mother, better na sister, better na kuya, mas magaling kesa sa dati. Ibig sabihin, na-develop ka. Kaya sinasabi kong slow down, marami tayong pwedeng gawin. We can be productive. Nabanggit na yun ng mga kasamahan kong ibang trainers, pero ulitin ko po, I'm not saying yung mga narinig yung una ay mali. Kasi ako po naniniwala, hindi lang dapat pagiging positibo. Hindi lang, kasi kahit gano'ng kakapositibo, eh wala ka namang nagagawa. Di ba po ay kulang din yan? Eh kahit gano'ng ka lang namang kagaling na negosyante,
magaling kang leader, magaling kang upline, eh yun lang alam mo, wala ka namang alam gawain sa bahay, then it would be a problem. So, alam niyo, papunta po tayong gera. In fact, we are in the middle of a war. This is the World War III. This is my perception. This is World War III. Ano po ito? Di ba sabi nila, biological warfare? Parang totoo. Okay, chemical warfare, biological warfare. This is World War III. Tama po, papunta po tayo sa gera. In fact, we are in the middle of a war. Tama ba? E pagpupunta po tayo sa gera, hindi pwede isang lang sandata ang dala nyo. Dala nyo dapat ang arsenal of weapons. Meaning, dala nyo lahat. Hindi pwedeng M16 lang. Dapat may M16 ka, meron kang pistol, meron kang rifle, meron kang dagger, meron kang slingshot, may tirador ka, may blade ka. Why? Because yung gera, hindi mo alam kung saan ka dadalhin eh. Just like this crisis, dapat kahit saan ka dalhin. So kaya ang sinasabi ko, hindi po pwedeng ano lang yung ating positive na pananaw, maging tignan yung positibong nangyari. Hindi po, pero kailangan yan. So kaya ang sinabi ko po, we will, ano, ang pag-uusapan po natin, yung self-mastery. In fact, alam niyo na po ito siguro eh. This is just a reminder. Okay? In fact, I've shared this several times siguro nung huli ako dun sa kila Bong, kila Randy. Pero I tweaked it, I modified this one para maging angkop sa nangyayari ngayon. So, alam niyo po, yung konsepto po na to, tinuturo ko na sa Africa last year pa, mid of last year. Kaya nasama ko, sabi ko, wow, ang galing talaga ni Lord. Ang galing ng Diyos Ama kasi nabigyan ako revelation. Somehow, I am prepared for this. Alam niyo, hindi dahil mayroon tayong pera. No, I'm prepared for this. Hindi po ako nalulungkot sa nangyayari ngayon. In fact, I'm very thankful. Most of the things that marami po ako na-achieve for the last 2 months. Okay? So, napakarami po at ako po'y natutuwa. Pero I'm not saying maging ganito na lang. No, I've learned a lot from what's happening right now. I believe I have prepared. I am somehow prepared for what is happening right now. Okay, although hindi ko alam yung sagot ako ano yung mga gagawin, pero these things I believe would help you because it has helped several people in Africa and other countries. Okay, so lagi nila ako mini-message at iniikot ko na po ito for the last dumating October, na-share ko to sa iba, pero medyo may konting twist na nga ito. And ang ganda po ng mga feedback na nagme-message sa akin after the training mainly. Kasi sa akin, isa lang, out of 100, isa lang, may nag-message, "Sir, magagamit ko po ito, sir." Naka-laptop po. Po kayo sa BNN later, marireview naman yan ni Upline Che, tapos pwede nyo itanong mamaya. So, pwede po kayo mag-comment, pwede kayong sumigaw, although naka-ano kayo ngayon, di ba, naka-mute, kasi baka magtahulan yung aso, gaya ng aso namin dito. Pero later on, bubuksan po natin yan, okay? This is modified for your group, okay? Nag-check ako ng konting Facebook, yung kung gaano kayo kakilala. So somehow, this would help. Nagtanong din ako kay Upline Check. Now, anyway, so again, most people are bitter. Why? Because they have concentrated only on one aspect of their life. Tama po ba? So ano yun? Ang hinasa lang po nila yung isang skills o yung skill set, okay? Nahati pa nga yung skill sets. I-define ko lang yung skill sets. Ito lagi ko po itong sinasabi. Ang skill sets po, ito yung mga bagay na kailangan nyong gawin para magpasok ng pera sa bulsa nyo. Ito yung mga kailangan nyong gawin para lumaki yung grupo mo. Ito yung kailangan mong gawin para magkaroon ka ng award. Ito yung kailangan mong gawin para kumita ka ng malaki, makapunta ka sa ibang bansa. Ang skill set po, kumbaga sa ibang industriya, ang tawag po dyan, job description, job requirements. Things that you need to do so you'll get paid on the 15th or on the 30th. Pag ikaw ay isang guro,
kailangan mong gumawa ng lesson plan, kailangan mong mag-deliver ng kung ano ang lesson, magturo araw-araw. Kasi yan ang iyong job description para sweldoan ka ng akinsi at katapusan. Pag hindi nyo po ginawa yan as a professor or as a teacher, definitely, baka matanggal ka o hindi kulang ang sweldo mo. Pag ikaw ay naman ay customer service representative, isa sa job description mo ay humarap sa tao, kumausap, tumanggap ng tawag, job description. Kailangan mong gawin para swelduhan ka. May mga bagay na kailangan tayong gawin dito sa business. Diyan lang po tayo nag-concentrate for so long. Nakuha niyo po ba? Kaya pag may dumaang dilubyo, bagsak. Medyo may problema sa ibang aspeto. In fact, nahati pa po yan sa dalawa. Yung skills na yan, nahati pa sa business skills at life skills. Okay? Ang life skills, ang tawag ko dyan, survival skills. Pag may crisis, how would you survive? Pinag-aralan ba natin yan? O laging rejection lang ang pinag-uusapan na natin those skills. Okay, sa business skills po yan. Now, ganito po yan. Ang equation for you to get through this crisis, no, isa po yan sa equation. That is just 20% of you getting out of this crisis and becoming a better person. Kailangan yan, pero hindi po yan lang ang kailangan. Kumbaga, yan ang machine gun mo. Kailangan mo ng dagger, kailangan mo ng rifle, kailangan nyo po ng handgun. So, kailangan din po ng tamang pananaw, which is your mindset. So kahit ganun po kayo ka-skillful, eh kung mali naman ang pag-iisip mo, eh I don't think you will survive a war. Ganun din po dito. Okay? Dadaanan natin yan. Tapos, syempre, nandyan din po ang heart set. Okay? Yung emosyon. Ah, di ba? Emotions. Baggages. Okay? Yung pagpaparamdam, yung pakiramdam. That's very important. Now, if you will check this on Google, or dictionary, wala namang salitang heart set. Merong mindset, skill set, at saka yung ibang sasabihin ko. These are coined words na ginawa ko para po, para maka-adapt tayo kasi sanay tayo, narinig natin palagi yung skill sets, mindset, so dinuktong ko na heart set, yung kabuuan ng iyong pakiramdam. So, when you have those three, 60% pa lang po of chances na makakasurvive tayo. Now, kailangan din po ng inyong kalusugan, which is the health set. And lastly, the true source of inspiration, yung soul set. Ito po dapat ang laman ng arsenal ninyo. Different weapons na meron kayo at pinagbubutihan para po tayo ya makalabas sa crisis. At uulitin ko, hindi po nagtatapos ang crisis sa 15 o makaroon na ng vaccine o sagot dito sa ating itong COVID pag may gamot na o may vaccine. Hindi po nagtatapos doon. Tandaan po natin, this is not the first time that we have experienced a crisis. Several crisis na po ang nadaanan natin at nakalampas kayo. Bigyan ko kasi kayo ng isang crisis. Gusto niyo para kayo sasabihin niyo lahat. Oo nga no. 'Di ba dumating yung point wala kayong pay in for 2 or 3 months? Crisis yun. That's a crisis. Pero nalampasan mo. Pero nalampasan mo ba with flying colors or you almost gave up? Oh, di ba? So, maraming crisis. Tapos itong crisis na to, ito talagang virus na to. Virus, eh, no? This virus is squeezing us. Tama ba? Ini-squeeze tayo. Ayun yan eh. Now, the question squeezing us, anong mangyari? No? Yung crisis po kasi, pinipiga tayo eh. This crisis, this difficult time, or difficult times that you're experiencing, hindi actually will bring out the best in you. I would say, it will reveal what's inside you. This difficult times, this adversity, this crisis will reveal what's inside you. Are you... Pag ang kalamansi, piniga mo. Kalamansi juice yan. Hindi pwedeng maging grapes juice ang lalabas dyan. Pag ikaw piniga, ano bang lalabas? Positive, negative? Tandaan mo, you are leader. You are a leader. People look up to you. You are the president of your household.
Okay? Ikaw ang presidente ng bahay nyo. Ikaw si Yorme ng bahay nyo. Ikaw ang kagawad ng bahay nyo. Ang constituents mo are your family. They look up to you. Kailangan po, ang kailangan natin magawa ngayon is to give the right perception. Hope, encouragement, and security sa ating nasasakupan. Ganyan ang presidente natin eh. Presidente ng Pilipinas. Hope, security, and encouragement. Ikaw, you are the president of your house, okay, of your home, homes kung marami. So, paano mo masasagutan lahat yun, di ba? So, mapupunan lahat yun. Okay? So, kailangan po well-rounded tayo. So, my suggestion, ito po, is to build and strengthen all the sets. Hindi po yung tatlo lang, hindi yung dalawa lang. Okay? Lahat po dapat pinagbubutihan natin o hinahasa natin. Ang kailangan po natin ngayon, hindi lang maging productive eh. No? Hindi lang mag-cope up. We have to harness. Okay? Yung bawat aspeto ng buhay natin. We have to nurture. Hasain po natin. This is so, ano, ang tawag doon, ano ba tawag doon sa ano, yung hinahasa natin, di ba? Ito yung paghahasa. Ngayon, ito yung foundation mo para makasurvive sa crisis at sa anumang dadating hamon ng buhay o negosyo. Kasi hindi po pwedeng successful ka sa business, pero you are a failure in your family life. Sabi nung iba, tama. Diba? So, will help you. Baba ko lang to dahil hindi ko nakikita. Okay? So, ang suggestion ko po, enhance, nurture, harness not just your business skills but your life skills as well. So, pag-usapan po natin ha. Ano po yun? Hindi natin pag-uusapan lahat ng skills kasi alam nyo na yan eh. Pero ang gusto ko lang, work on the areas of opportunity. Ano yun? Ano yung areas of opportunity nyo? Kunyari, ito po yung ating mga skills, mga job description. Totoo ba? Pakisabi nga, oo, totoo. Yan yung mga magpapasok ng pera sa'yo. Magpapalaki ng negosyo mo. Magdadala sa'yo sa entablado pag nag-awarding na tayo. Magdadala sa'yo sa stage, sa ibang bansa para to qualify. Those are your job description. Okay? Ngayon, hindi ka lahat 10 sa area na yan. Maaring magaling ka sa inviting, ang problema mo, presentation. 10 ka sa inviting, 10 ka sa presenting, however, sa follow-up, 5. My suggestion, work on doon sa area na mababa ka. Kaya nga, nakakalungkot yung mga tao ngayon sinasabi, walang magawa, ang dami pong pwedeng gawin. Work on your, I would say, weakness. Kaya lang, ayoko magbanggit ng weakness. Gusto ko po, opportunity. Areas of opportunity. Isa lang po ang sasabihin ko sa inyo ngayon. Pag may tinanong sa akin, ito na laging, Sir, Adrian, even sa Africa, walang pumapasok na pera sa akin eh. Paano kaya lalaki ang kita ko? Paano kaya lalaki ang grupo ko? Alam mo sagot ko? Alam niyo po, i-type niyo ano? Hindi niyo po ginagawa yung job description niyo every day, yung job requirement. When you are doing all these things every day, imposibleng walang pumasok na pera. Kung ginagawa mo man, baka hindi ka at par. Nakuha niyo po? Baka hindi maayos, baka mali. Kaya nga, it's sharpening time right now. Kaya kumbaga, dapat ikaw si Michelangelo ng prospecting. Ikaw si Da Vinci of inviting. Ikaw si Gary Valenciano of following up. No, ganun ka kagaling. So, hasain po natin yung mga areas where we have opportunity. Now, ang tanong, yes, hasa ako dyan lahat. Pero the new normal, you have to upgrade your business. Kailangan po, technologically savvy po kayo nowadays. Ano yun? Ibig sabihin, online. That is the new normal. Kailangan po, techie. Ha? Kalimutan nyo na yung pagiging teka-teka. Kami ni Doc Butch, teka-teka eh. Pag may ano, hala, teka-teka-teka. Paano yan? Eh, alam mo, nako, hindi. Dati, acceptable yun. Pag sinasabi may meeting kami, oh, gawin natin to. So, teka, tandali, bagalan niyo yan, paano yan? Kasi computer. Nowadays, hindi po pwede. You have to adapt. You have to be flexible. You have to adjust. Ano ang hinihingi ng sitwasyon? Alam niyo po, yung pagiging magaling sa pagharap sa camera, huh? Ang hirap talaga nito kasi ang kaharap mo, computer. Ako po, 2 months nakaharap yung computer.
sanay tayo sa tao. Napakahirap po. Pero it's a skill. At alam natin, ang skill ay natututunan. Walang pinanganak na magaling na kung saan man sila biyasa. Bigyan kayo ng isang halimbawa. Ang pagluluto, it's a skill. Alam ko, marami magaling magluto rito. Naalala ko si Kuya Mario. No? Batangas, ano? Nako, naalala ko na naman, Ate Jo. Ha? Pagpupunta ako dyan sa Lipa, talagang yun lang ang request ko eh. Hindi naman ganun kagaling magluto yung mga yan nung nagsimula, tama ba? Even kayong mga experts, di ba? Hindi naman kayo magaling magluto nung sa simula. Malamang. Ba't kayo gumaling, di ba nung simula, nagsisimula kayo magluto? Nung pinatikim mo sa kapitbahay sa mga kamag-anak nyo, di ba tatlo na ospital? Sabihin mo, oo nga no. Kasi yung adobo, lasang sinigang. So what I'm saying, bakit ka gumaling sa pagluluto? Kasi it's a skill, natututunan po yan. Just like ang pagiging computer or technologically, ano ba, savvy, okay, magaling and efficient. Ang dami pong training ngayon, puro libre, online, seminar, sa YouTube, kahit po sa Facebook, puro libre. You have no choice but to adapt. Yung galing mo sa offline, kailangan magaling, madala mo sa online. Ano po? Are you conveying and connecting? Magkaiba po ang communicating and connecting and conveying. Ha? So dapat may impact. Hindi lang mag-impress, you must have an impact. O ang sinasabi kong, kumunik ka ba? Na-convey mo ba yung gusto mong sabihin? Alam nyo, this is an intro of my tinatapos ko pong module ngayon. Kung may time pa po tayo, 2 weeks from now, next week, or 2 weeks from now, pwede ko kong maano yung how to connect to the Gen Z, o yung baby boomers, katulad namin nila Randy, mga baby boomers, to Gen Z, to Gen X, to the millennials, how to connect and convey, not just communicate. That's very important. Okay? Computer na po ang ating kaharap. Kahit ma-lift po yung lockdown na yan or ECQ na yan. Okay? So, yan pong ibig sabihin, dapat po paghasain yung, ano ba yan? Maging bihasa po kayo dyan. Okay? Now, yan yung business skills. Quickly on life skills. Ano po yung life skills? Ang suggestion ko po, iinom muna ako ng Leven. Ang tawag ko po dyan, tawag nung iba, life skills. Eh. Ako, survival skills. Kailangan po may konti kayong alam. Ano ba yung kaunti? Gapatak? Maliit? Ano ba sa Lipa yun? Sa mga taga Batangas, yung kaunti, di ba? Maliit lang, kaunti. Sa mga Bisaya, ano yung kaunti? Kapiranggot. Ayun, kapiranggot. Hindi ba ano yun? Ano? Goat ba yun? Kapiranggot. Okay. Kahit maliit. Basic plumbing, oh, hindi ko mo sinabing i-rewire mo yung ay ano mo, ibaguhin mo yung linya ng tubig ng loob ng bahay ninyo. Pero electrical plumbing, painting, ano maliit lang na bagay at household chores. Why? A few points. Bakit kailangan ka maging maalam diyan? Number one, pag nagka-problema ka in times of crisis, nagkaroon ka ng problema diyan, maaring walang pumunta para tulungan ka. So kailangan kaya mong gawin basic troubleshooting. So, kailangan alam mo yan. That's one. Number two. Okay? Yung nasa baba, I hope nakikita nyo. Hindi ko naman makita. Uusog ko nga. Sandali ah. Uusog ko to. Yan. Nakaharangan. Saan ko ba lalagay itong mga ano na to? Yan. Okay? Yung gardening and planting. Okay, bakit? Aside from walang pupunta sa'yo, aside from kakailanganin mo to, kailangan nating kumita, kailangan nating makasave. Tama ba o tama? Tama. Okay? Hindi lang, if you are just banking on earning, you are in trouble. You must also learn how to save. Dahil, well, hindi natin alam. Baka yung SAP, yung social amelioration package or program, hindi madala. O kaya yung ayun, magtipano pag wala.
alam po, morning, yan po ang ginagawa ko, pati sa gabi. Anong benefit? Again, kumita, makatulong, at makasave. So, pakita ko lang po sa inyo, dahil medyo matagal na nga yung ano, nakapagtanim na... po ko ng oregano. Okay, na harvest. Yung nasa kaliwa nyo. Yun na, pati yung bulaklak. Okay? And, siyempre naman, yung malunggay. Alam nyo, 5 taon na po kami rito, hindi ko po nakitang yung kalbo na yan kasi po, meron pong humihingi palagi. Never that I saw that malunggay tree na nag-blossom. Katulad po nangyari sa mga nakaraang linggo. May bulaklak, merong tawag doon, may bunga, at yung kanyang ano tawag doon, dahon, malagong-malago. Anong gusto kong sabihin? Ha? 5 years na po kami rito. Dilig po ako ng umaga, 30 minutes po ako niyan in the morning, pagising ko 7 a.m., yan na yun. Ha? Maraming benefit po ang makukuha natin dyan. So, lumaki yan, tumubo, umani. Sino pong nakinabang? Hindi lang ako. Alam niyo po ba, syempre kami pamilya kasi gumawa na ako ng omelette with malunggay. Okay? Ang susunod kong gagawin, tomorrow, pandesal with malunggay. Okay? Yung mga ginagawa ko, it's a skill. Hindi ko naman alam dati yan eh. Pero gaya na sinabi ko, natututunan yan. Ano pa po yun? We want to help people. Now, being the president of your household, the kagawa, the mayor, before you help other people, you help your constituents, yung pamilya muna. Charity begins at home. Tama ba? Charity begins at home. Kaya lang ang ganda po nito, natulungan ko yung pamilya ko kasi yung ayuda, puro noodles, puro ano ba, canned foods, di ba? Yung mga kinakain natin, process, oh, nalagyan natin, syempre, masustansya yung malunggay, yung oregano, tapos yan din po, papakita ko mami yung mga ibang nagawa. Pero ang nakakatuwa po rito, may dalawang tatay pala yun, no? Humihingi sa akin ng malunggay, every Monday yung isa, every Tuesday, nakakatatlo na sila. Okay? Tapos one time, pumunta ako sa wet market dito sa amin maliit. Nakita ko nagtitinda. Alam niyo, sabi sa akin ng isa. Siguro isa ganun din. Sir, maraming salamat po kasi yung kinukuha pong malunggay, nakabenta po ako pangalawang beses na. Yung isang beses, 250, ngayon po 300. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Bigas. Can you imagine, nakatulong pala tayo. So, nakakatuwa, di po ba? Wala man tayong financial na perang nilabas, hindi natin alam. Yung magagawa nating life skills na o survival skills on our part, pati dun sa pamilya ng ibang tao. Tapos sabi sa akin, sir, gusto mo bang bumili? Sabi ko, loko to, binentahan pa ako. Sa amin mo yung kinukuha eh. Okay? Tapos eto po yung pakita ko mabilis. I hope you're still there. Yan po ah, yung sardinas nagmukhang salmon. O, di ba? Wife, yung wife ko, siyang gumawa niya. No? So talagang ang ulam natin ay pagkita ko, wow! Oh, sardines, naku, kita mo parang culinary ang gumawa, di ba? Kung nakikita niyo sa upper left yung dahon po, that's the leaf or leaves of a Thai ano chili pepper, okay? Meron, kung may nakakaintindi po tayo sa culinary arts o ano, may kinalaman po yan, hindi lang dekorasyon kasi it compensates the taste. Edible po yan. Tapos kung makikita niyo po, yung nasa taas po, that's a chicken, pero alam niyo po nung dinala sa amin yung chicken nung aming ayuda yan eh. Alam niyo ba, nilagyan po yan ng oregano and some spices. Walang sinabi ang ano, Kenny Rogers. O healthy pa, may oregano. Kakaiba, ang sarap po. Tapos yung nasa baba, ano yung noodles? Itong nasa left, hindi yung kababayan. Itong noodles. Why white sauce? Hindi po. Oil and basil leaf. Healthy at masarap. Can you imagine? Nakuha niyo po, galing sa sarili kong tanim. Di ba nakasave ako? Ano pa ho? Never ko pong nakitang namulaklak lahat ng halaman dito sa harap namin for the last 5 years, magpa 5 years naman. Sabay-sabay. 2 weeks after na araw-araw kong dinidigan, can you imagine ang nangyari? O anong kinalaman yan, Adrian? Hindi naman niya nabibili. Hindi naman niya nakakain. Precisely. Pero ang isang gusto nating ito igawin is makatulong tayo to give good vibes. One morning, nagising yung aking queen, my wife, pagising, she's so happy. Bakit? Ang daming bulaklak yung buong harap, sabay-sabay. Hindi ba good vibes yan? Hindi ba pogi points yan sa aking constituent, my wife? Tama ho ba?
At nakasave ako kasi instead of buying flowers, oh, sana umabot hanggang Mother's Day. Tama? Can you imagine? This is life skills, survival skills. I was able to uplift yung pakiramdam kahit in spite of the lockdown. Daming pwedeng gawin. So, sinasabi ko, being productive. Ano yung mga benefit na gusto kong sabihin po sa inyo when you have life skills or survival skills? You'll gain respect, admiration from your children. Ay, si daddy pala, hindi lang puro daldal. Kasi kala nung anak ko, daldal lang ako ng daldal. Eh, marunong din palang, well, sumayaw, natuto. At magtanim. Nakita yung respeto. Wow! Imbis na bibili, pwede palang gawin. And influence, ano po yun? Yung kaharap po namin kapitbahay na dating halos hindi, tsaka yung katabi, hindi kami nagpapansin na parang ganun lang. Nung nakita yung ano, wow, pare, galing niya na. Ano yan? Ano bang naging icebreaker, nagkakwentuhan kami. Ang sabi niya sa akin, ano bang ginagawa mo sa buhay nga pa? It could happen to you na hindi mo makausap yung kapitbahay mo o nagpost ka sa Facebook na yung mga kaibigan mo hindi ka pinapansin sa pwede naman palang magtanim. Okay? So, nakuha niyo po? Now, yan po yung life skills and survival skills na sinasabi ko. And kung dyan po tayo mag-concentrate, it's not enough. You may earn money, you may get, you can save, but it's not enough to survive this crisis or difficult times. Dapat po, meron tayong tamang pananaw. I believe nabanggit na ito nila Sir Ariel at nila Sir Arnel, kung sino man yung mag-training sa inyo. Pero this is my take on mindset. Sabi ko kanina, it's not just what's happening right now, it's a matter of perspective. And your are you giving hope, encouragement, and security? Alam niyo po, dapat tamang pananaw. Huwag po tayong makinig ngayon ng mga sa media. Okay? Lahat po ng gusto niyong malaman about this crisis, alam na natin. About COVID, alam na natin. Kung may nakita kayong information, hindi dahil nagsasalita sa TV o sa, ito, sa ganito, yung mga sinasabi ko, i-validate niyo po. You do research, huwag kang maniwala sa isang report lang. Kung pwedeng dalawa, tatlo, apat, limang reports. Why? Kung ano pong pinasok natin sa isipan, whatever you download up here, okay, it will affect you. It will affect how you feel. Eh, syempre, we act based on how we feel. So kung pangit yung inyong dinownload, pangit ang mararamdaman mo. Therefore, you will be affected. Pag puro negative, di ba yung hindi maganda, you are now under the influence, you will be, definitely, under the influence of fear. Kaya validate information. Hindi po dahil sinabi ko, paniniwalaan nyo na agad. Validate what I'm saying. You do your research. 10 report, hindi lang dahil nakikita nyo sa ulitin ko, sa TV, sa dito sa may, sa ating sa screen, dahil hindi dahil training team kami, paniniwalaan nyo na agad. You validate what we are saying. 10 report, o kung kaya mo 10, 2-3 report. Okay? Kasi pag mali po, or mali, minsan natatakot tayo. Ang mas nakakatakot ngayon, hindi naman yung virus yung fear. Because fear immobilizes you. It paralyzes you. It affects the whole you. Dapat po hindi kayo PUI. Dapat po POI kayo. Ano yung PUI? Person under the influence of fear, huwag kayong PUI. Dapat kayo po ay POI dahil you can influence other people. Dapat kayo, person of influence. And you are a person of influence. So what you download or upload here matters. So dapat po, palitan po natin, i-reprogram yung mga naririto. Nasaan pa nang galing yan? E di yung nakikita nyo sa labas, yung naririnig nyo. For the last 4 months, magpa five months na tayo, you are being bombarded with negative things. I hope na
because you've been attending training, hindi na po ganyan ang nasa isip nyo. Reprogram po natin. Walang laman ng dito. Wala pong laman to. Ang laman niyan galing sa labas. So be careful of what you read, what you watch, mga music na pinapakinggan. So talking about music, ganito po yan. Ang suggestion ko po is to renew your mind. Paano yun? Kung andito po yung frequency of fear, okay? Kailangan po taasan nyo yung frequency nyo. You move above the frequency of fear para hindi na makasunod yung fear. Ano po yun? So aside from just reading, listening, and reading and watching television, paano natin marireprogram? Makinig po kayo ng mga music, positive music, feel good music. Alam nyo ba't masarap makinig ng music? Kasi ano yan eh, sinulat, ginawa, hango sa pakiramdam nung nag-compose. So, hindi kahit anong music, ha, things that would make you feel good. Ha? Kahit ayoko magbasa, Adrian, ayoko makinig. Well, listen to music. Pag kayo po'y depressed, wag nang depressing music ang mapanpakinggan nyo. Yung mga, di ko kayang tanggapin na ma-extend ang ECQ. Wag ganun, talaga malulungkot po kayo. Okay? Mga positibo. Kasi it will, pag nakinig kayo ng magandang music, dadalhin po kayo sa euphoric stage. Di ba pag may narinig ang music, napapasayaw ka, euphoric stage ang tawag doon. Ang suggestion ko po, okay, my unsolicited advice, listen to worship songs. Why? Ang worship songs po, it is the highest form of prayer. Andito yung frequency ng fear. Pag nakinig ka ng music o yung worship song, ay, hindi na makakarating. You'll feel good. So that's what I meant by renewing, reprogramming your mind. Yan, a mindset. Yan, so sabi, pag may naisip kayo kung paano magkaroon ng magandang mindset, you may type in kasi itetake ko rin yan, ini-screenshot ko. Para ako rin po'y matuto kasi I'm sure marami kayong natutunan ngayon sa nangyayari sa atin. So again, hindi lamang po dapat mindset, dapat right mindset, tamang pag-iisip. Ano pong suggestion ko? Do a blessing list. Ilista mo lahat yung mga bagay na pinagpapasalamat mo or kung ano yung meron ka. Uy, meron akong electric fan, meron akong chinelas. List all the things you are thankful for. Ilista niyo po yan. There is something when you empty your mind or your heart and then you put it on paper. Lahat po ng meron ka ipagpapasalamat mo. Pagkagising mo sa umaga, uy, may asawa pala ako. Uy, may cellphone pala ako. Uy, meron kaming ulam. Uy, may ayuda kahit puro bigas. Walang kanina yung ayuda sa amin dumating. Puro rice. Nang naisip ko na lang nga, gumawa ako ng fried rice, iulam ko sa kanin. Siguro masarap yun. Nakuha niyo po, kesa wala. Okay? Pakisabi, tama. I hope you're still there. Ang ibig ko sabihin, you cultivate the attitude of gratitude. Alam niyo, pasalamatan niyo po. Pasalamatan niyo si Upline. Pasalamatan niyo si Che. Kasi si Upline Che, kasi meron tayong ganito. Pasalamatan niyo na nakakanood kayo ngayon. Yung iba walang kuryente kahapon, 12 hours yung ibang tao, kahapon ba yun or the other day? 12 hours walang kuryente, can you imagine? So, pasalamatan po natin ng mga yung mga nakikita natin, nakikita niyo and you will feel yung pag-iisip mo magiging tama po. At etong maganda pag tama ang iyong pananaw. When you have the right mindset, the skill set or the skill set needed, okay? Dadating. Pag tamang pananaw, makakaisip ka ng mga bagay na dapat gawin para gumanda ang negosyo mo, gumanda ang buhay mo. So, may kinalaman po ang mindset sa pag-develop ng skill set. Okay? It's like shooting two birds with one stone. So, kailangan po right mindset. Adrian, right mindset. Okay, sa puso mo, right mindset. Now, when you have those two, when you are sharpening those two, again, it's still not enough. Pakisabi nga sa sarili mo, not enough. Kailangan po, kayo po ya, walang dalang bigat sa puso. Nakikita niyo po ba yan? Yung galit, toxicity, yung parang pagiging critical, laging nakikita yung mali. Di ba yung pag sinabi nga, yung bond paper, maputi, may nakatuldok, yung tuldok ka nakikita. Okay? May ayuda nga, bigas lang naman.
Okay? So, puro negative, bashing, insecure. Hindi ako marunong mag-computer, hindi ako mag-ganito. Ano natin, ganito. Inggit. Alam nyo ba, pabigat yan. Ang tawag ko po dyan, emotional holes, butas ng puso. Sa puso. Pag literal po may butas ang ating puso, you cannot survive. Alam nyo, pag may butas ang puso natin, pwede kayong kunin ni Lord. E lalo na to, pag napakaraming ganyan. You might even say, Adrian, konti lang naman niya, magagaang eh. Bigyan ko yun isang halimbawa kung gano'ng kalaki ang effect sa inyo yan. Nakikita niyo po ba itong marker? Napakagaang nitong marker. Kaya ko yung hawakan ng ganyan eh. 1 minute is okay. 3 minutes, yes. 10 minutes, baka nanginginig na to. Tama? 30 minutes? 1 hour? Baka hindi ko na kaya. Imagine kung isang araw kong hahawakan to. My question is, my dear friends, okay, great leaders, empowered consumers of TGX Group, ganong katagal mo na hawak yung mga yan? It is wearing you down. Alam nyo, pag nagta-travel tayo, kung kayo, nakapag-travel na yung karamihan sa inyo, mag-a-abroad, sakay ng aeroplano, di po ba merong limit yung ating i-check-in na baggage? Pag sa Pilipinas lang, local, 20 kilos lang. Pag kayo po ay lumampas ng 1 kilos, halimbawa, 21, excess yun sa allowed, may bayad. If you will not work on this emotional holes, may bayad po yan. Baka kaya ka hindi maka-breakthrough. Hindi ka makakuha ng maayos, hindi mo magawang maayos ang business, wala, hindi ka magandang hindi mo mapakisamahan ng maayos ang mga kasama mo sa bahay kasi may daladalahin ka. Anong suggestion ko? Alam niyo po ito, nabanggit ko na kanina yung journaling. Ba't hindi niyo po subukang lumabas ng bahay? Baka nasa kwarto lang kayo, nasa sala lang kayo, puro Netflix, puro cellphone. Kailan po kayo huling naarawan? Yung araw na 30 minutes between 6 to 8 in the morning, kailan ka huling nag-spend time sa ilalim ng puno na merong negative ion na maliliit dyan na you will feel good? Kailan mo huling in-affirm ang sarili mo? I am beautiful. I am strong. I am blessed. I am a victor. I can do this. I am an overcomer. Because if you will not do that or do those things, what made you think people would affirm you? Ikaw nga, hindi mo masabi sa sarili mo yan. Hindi ka naniniwala na yung kay. And yung pinakamahirap, forgiveness. Kapatawaran. Yung sa mga kaibigan natin pinagkatiwalaan, di ba? Talagang binuhos mo lahat. Nasabi mo, sa'yo ko lang sasabihin to. Kasi ganito ko, kasi ganyan. Yung kaibigan mo, okay. Kinabukasan, alam na ng buong bayan. Yung pinag-usapan nyo sa GC, in-screenshot, pinadala sa kabilang GC. Di ba nakakabwisit yun? Ang sarap, pitikin sa eyeball. Tama ho ba? Tama ba? So, alam nyo, let go! Mahirap, ha? Hindi ko sinasabing madali. Ako, yan ang pinaka-weak. Ano ko rito, yung heart set dito yan. Ang hirap, no? Let go. Kasi it wears you down. And last, ako, ito pinaka-favorite ko. Para mawala yung mga yan, spend time with your family. Ano yung spending time with your family? Magkasama naman kami talaga, Adrian. Ako makalabas eh. Yung iba, busit na busit. Gustong umalis dahil hindi yata matagalan yung kasama sa bahay. Ako, ayokong lumabas. Tuwan-tuwa ako kasi for 11 years. 11 years, can you imagine? For the last 11 years, magto 2 months na po. Na dito lang ako sa bahay, kasama ko yung pamilya ko. What a feeling! Okay? Ang sarap kaya ng pakiramdam. Pagkagising ko, my wife, my children, my dogs. Ang sarap! Be in the now! Huwag niyo pong isipin yung May 15 ang tagal. What you have is the now. Yung past, tapos na. Yung future might not come. The only time you can enjoy is the now. Nanonood ka, enjoy the now. Pag nagto-toothbrush ka, enjoy brushing your teeth. Pag naliligo ka, huwag ka mag-isip ng mga business plan. Talagang ramdamin mo yung pagligo. Pag umiinom ka ng kape, iramdamin mo yung live-in.
Kasi kaya hindi natin ma-enjoy kung ano yung meron tayo ngayon. Iniisip natin yung bukas eh. Kumakain ngayon ng tanghalian, ano kaya yung breakfast? Hindi mo ma-enjoy tuloy yung dinner mo. Stop looking for the things that you don't have. I'm not saying you don't go for the things you don't have. What I'm saying, appreciate what you have right now. Kasi if you cannot appreciate what you have right now, you'll never be happy in life. Di po kayo may masaya. Meron kang iPhone 7. Sa, yung 8 naman ang gusto ko. Pagdating nung 8, hanapin mo naman yung 9. Okay? Para kang addict. Diba? Para kang addict. Hinahabol mo yung... Like kami hinahabol. Enjoy your family. Ang, after all, ang ginagawa nyo naman for the family. Diba? Ako, I'm so happy kasi sa family. Sarap, sarap. So, be in the now. Pakisabi nga sa sarili mo, be in the now. Okay? Pag ano, pag kumakain kayo, enjoy the dinner, kwentuhan kayo, tanggalin mo yung cellphone mo, yan, ganun. So, minsan mahirap, pero pag aware po tayo, watch how your relationship transform. Ha? Yan. So, ngayon, pag meron ka ng maayos na kakayahan, skill set, mananaw, wala kang emotional baggage, kulang pa rin po yan. Dapat po, kayo ay healthy. Alam nyo, ang pinakamagandang pwedeng mangyari ngayon, eh huwag kayong magkasakit. The best thing, ha, for us to win this crisis is you not to get sick. You cannot afford to get sick. Kahit dati, di ba, ayaw natin magkasakit. Lalo na ngayon, huwag pong puro business plan. Dapat may health plan. Do you have health plan? The secret to longevity, sabi ni Robin Sharma. Ito po ya ano to, a mentor ng mga tinatawag na rockstar in different industry. Ibig sabihin mga icon. Sabi niya, the key to legendary is longevity. Para ikaw ay tumagal, ha? Kailangan, ay para ikaw ay maging legend, kailangan tumagal ka. Ang tanong, you may have the right mindset. Kakayahang magluto, kakayahang gumawa ng magandang business plan. Pero ang tanong, tatagal ka ba? Tatagal ka ba? May mga tao yung parang walang bilang, yung parang low bat palagi. Dito nga to si Adrian, parang wala namang silbi at laging tulog. Alam mo yung ganun? You must work on your fitness, longevity. Fitness, longevity, ano pa, energy. Kailangan po may health plan. Let me share with you quickly my health plan. Okay? Ito po sa akin. Ang tawag ko po dyan, seeds. Buto. Alam niyo ba yung buto? Seeds. Inside the seed is a tree that can become a forest. Baka ang kulang niyo po, dun sa limang aspeto, eh yung inyong sa health. Para maging puno o lumago ang negosyo o buhay natin. Ano po ang ibig ko sabihin dyan? Ha? Yung nanood kanina, sino ba yun? Si Kayleen. No? Mabanggit ni Doc Bush yung iba rito. Tama, di ba? Kayleen, nanood pa kayong sa amin. So, pero sa akin, ito eh. Oh, get enough sleep. Huwag ngayon, ha? Mamaya na kayo matulog kaunti. Patapos na tayo. Huwag kayo matulog. Ayun, salamat, makatulog. Mamaya, sabi mo, mamaya. Sampalin mo yung sarili mo, mamaya. Okay? Now, ano yung enough sleep? Sleep. Sabi ni Dr. Butch, 7 to 9 hours. Pero ako, my version of enough sleep, pag kayo'y natulog, regardless of the number of hours, whether it's 5, 7, or 9, when you wake up, you feel energized and charged, that is enough. Huwag po kayong hindi matutulog kasi it's dangerous to your health. And alam niyo, pag kulang kayo sa tulog, you are less creative, less energetic. Uulitin ko, it may be a 4 or 5 hour sleep. Depende, iba-iba po kasi tayo eh. Pero pagkagising mo naman, you feel rejuvenated, na-charge ka na parang 100% charge. Minutes before you sleep. Nang hindi maganda, makinig nang hindi maganda kasi it will affect you. Ha? Huwag mong alam, may COVID. Tapos pinanin mo pa yung huli, COVID. Sa panaginip mo, meron ka ng COVID. Yan. Okay? 5 minutes before you sleep is very important. According to experts. Ngayon kung antok na antok ka na, nanood ka ng, sige, manood kang horror. Pero pag antok na, switch.
Yung last 5 minutes, makinig kayo ng iba, magbasa ka ng maganda, even one page of things that would, you know, make you feel good, makinig ka ng music na paborito nyo, yung love songs nyo, ano ba yun? Diba? Yung love songs, yung theme song pala nyo, na mag-sweetheart, yan. You feel good para pagkatulog mo. Okay? Now, ano yung kasunod po? You watch what you eat. You watch what you eat. Sabi ni Dr. Butch, small frequent feeding. Do not eat when you are hungry. Okay? You eat before you get hungry. O kasi kinakain na doon ng malaking stomach, malaking intestine yung maliit. Okay? Kasi pag alam nyo, pag gutom na kayo, huwag nyo hayaang magutom kayo. Kasi pag gutom na kayo, again, same. You are less creative, you are less energized. Tama? So, ang sabi ni Dr. Butch, rainbow colors. No, yan yung aso namin, gutom na yata, narinig nyo. Uy, hindi pa ako tapos, patapos pa lang ako. Anyway, lalo na ngayon, ano ngayon yung kagandahan na nagtatanim tayo? O di ba? Siyempre, karamihang ulam natin, itlog sa umaga, di ba? O eh, ngayon, nagkaiba, omelette po ako. Omelette with malunggay, hindi na yung kamatis na lamang. May tanim na pala akong kamatis malapit na mamunga. Omelette with malunggay, omelette with Thai chili pepper leaves, omelette with oregano kaya. Hindi ko pa nasusubukan yun eh. Pero malay natin ha. Pwede kaya yun. Pero ayun na po. Tapos yung noodles na bigay ng barangay, lagyan mo ng gulay. At least may konting twist. Healthy. Malunggay pa rin. Tama? Nakasave ka na. Healthy pa. Ano pa po yun? Yung exercise. Ano yung exercise? Hindi tayo makapunta sa gym. Ito pong tip ko. Pagkagising nyo sa umaga, walisan nyo yung buong labas nyo at buong loob. Sigurado papawisan ka. Bunutin, linis, you mop the floor. Huwag kayong gumamit ng vacuum cleaner or you clean the floor. Yung old way of cleaning the floor, yung dalawang lumang t-shirt, dumped it with water, lagay mo sa ilalim ng paa, lumakad po kayo sa buong bahay nyo. Nakapag-exercise ka na, luminis pa ang bahay. See? You will win the admiration of your wife or your husband and your children, di ba? And nagiging healthy ka pa. Pag ginawa natin yan, kayo po ay mapagpawisan. When you perspire, you'll be inspired to do things. O, di ba? Naging productive ka. See? Ano pa ho? Drink water. Ay, naku, inom na ako. Drink water. Hydrogen water. Sa lalaki, 12,500 ml. Okay? Sa babae, hanggang 8 to 10 daw. Dapat every 20 minutes. Huwag kayong iinom ng tubig pag uhaw na kayo kasi you are already dehydrated by then. Okay? So, dapat bago ka mauhaw. Every 20 minutes, every 15 minutes, you drink water. And lastly, syempre, food supplements. Yan po ang negosyo natin, essentials. So, kumpleto. Yan po ang aking health plan. I don't think na mahihirapan kayong sundin yan. Uulitin ko po, for us to win this, ayan, kumuha ng tubig si Kaylin. Naalala. Kuha kayo ng tubig, pambira kayo. Lalo na ngayon, di ba, ang init? Umaabot yata ng 43. Nakuha niyo po. So, baka ma-heat stroke kayo. So, let's keep on drinking water. Okay? So, ito po ang aking health plan. Madaling sundin. I don't think there'll be, mahirapan kayo dito. So, please, dapat huwag tayong magkasakit. Lastly, okay, I'm almost done. Kahit ma-master mo yung apat, health set, heart set, skill set, mindset, pero may problema po kayo dito sa isa, ay talagang hindi kayo magsasucceed. Kaya nga, 20%, 80% pa lang yan, kulang pa rin. Baka kaya hindi ka nagma-maximum payout. Eto pati, kulang. Ano po yon? Kailan po kayo huling, it was the last time you took time out from the busy household kasi nasa loob naman tayo talaga eh, di ba? Kailan po kayo huling tumahimik? Eh, yung aso ko ngayon lang umiingay ngayon. No, quiet, okay? So, kailan po kayo huling tumahimik? Okay? Silence and solitude, time for yourself. Iba po yung me time, ha? Hindi po yun ang inaano kong your me time. That's not what I'm referring to. Yung pag sa isang araw, magcha-charge ba? Yung tatahimik ka sa isang lugar na undisturbed,
hindi naman buong araw, ha? Saglit lang, napapahinga kang ganun, kakamustahin mo yung sarili mo. Kamusta ka? Are you okay, Adrian? Ano bang gagawin mo ngayon? Ano ba yung ginagawa mo? Alam niyo po, you relax, you breathe in, you breathe out. You relax. You need charging. Sabi nga, oh, ang priority natin dapat is charging. Kasi no matter how good you are, if you are not charged, you will be useless. Di ba? Ang daming magaling, ang daming talented. Even outside the easy community, ibang industriya, daming matalino, daming magaling, but may mga nagsusuicide sa after being successful kasi they feel their life is empty. Yung cellphone, no matter how advanced your cellphone is, without the charge, this is nothing. Bali wala, kahit iPhone, ano yan? iPhone, ano na ba ngayon? 11? Samsung? Ano na ba? I don't know. Pero without the charge, how skilled you are, no matter how positive you are, alam nyo, pag wala kang charge, parang wala kang silbi. Alam nyo, this is, what? Para saan ba itong ginagawa ko? Kailan po tayo kumonek kay Lord? Okay? Let's connect. Who's always available? Ang suggestion ko po, you pray before you act. Ako, guilty dati rito eh. Way back, ano, ito yung lagi ko nakalimutan almost 10 years ago. Siyempre, pag tayo, ano tayo eh, pag trained, equipped, magaling ako, positibo ako, sugod, sugod na sugod, kaya natin yan. Panagkamali, Lord, ba't naman ganyan? Alam nyo, parang mali. Nung ginawa mo yung plan, hindi mo in-include si Lord, ang ating Diyos Ama, si Allah, ano man tawag nyo, Jehovah Jireh, si El Shaddai. Tapos nung may problema na, si Lord sasabihin mo. Yung sabihin ni Lord, hindi mo naman ako tinawag, nung pinaplano mo yan, eh, ngayong ganyan eh. Tama ba? So, ang suggestion ko po, you pray before you act. You know why? Because you need more than just knowledge. What you need is wisdom. Yung mga sinasabi po namin, kahit sino kagaling na speaker, kahit outside networking business, kahit outside the easy community, kahit yung mga nababasa niyo sa libro, nakuha niyo po, ang ituturo lang niyan, wisdom, ay ano, knowledge. Pero when we pray, wisdom po ang ibinibigay sa atin. That is my suggestion. Ayan, so, grabe naman yan, Adrian, parang ang dami naman namin gagawin. Actually, hindi eh. Gusto niyong sabihin ko sa iyo yung routine na ginagawa ko. All it takes is an hour a day to enhance all your weapons to face whatever crisis you will face. To surpass whatever crisis. Ang tawag ko po dyan, the 2020 or the 320 daily routine. All you need is an hour a day for you to become a better person, a better mom, a better dad, a better leader, a better entrepreneur, a better ate, a better citizen, a better human being. Kasi naniniwala po ako, di ba sinasabi, if we will not control the day will control us. So, for us to control the day, kailangan i-control natin yung first hour of the day. So, paano yun? Adrian, gigising kami ng alauna ng umaga? Kasi yan yung first hour of the day. Are we waking up 4 a.m., 5 a.m.? Hindi po. What I'm saying, if your usual waking up po kayo ng 7 a.m., an hour ahead of your regular day. Ngayon, kayang-kaya natin gawin to kasi marami tayong oras. Alam niyo po, pag ginawa niyo to hanggang ma-lift po yung ating ECQ, be it on the 15th or another 15 days, habit na po ito. Hindi na matatanggal sa'yo. So, ang kailangan nyo lang, kung 10, or let's say 8 a.m. ka, o kunyari naman, alauna ka nagigising dahil late ka natutulog, gumising ka ng 12. Bago ka magluto ng, let's say 12, 11 ka gumigising, magluluto ka, maghahanda ka, kaya 11 ka gumigising. Gumising ka ng 10 a.m. kasi kailangan mo pong gawin to. This is for you. Ano po yun? Yung first 20 minutes, you pray. Because you need to pray. You need daily bread, daily wisdom,
daily guidance. Yung iba tawag nila declaration, visualization, or meditate. So parang nire-rehearse mo na yung mangyayari sa araw na to. Anong gusto mong mangyari? 20 minutes lang po yan. Ang dami ng 20 minutes na dumaan sa buhay natin. Minsan tinitignan nyo pala yung cellphone nyo. Yung nagsasayaw na pusa, yung mga sayaw ng mga ano. Isang oras ka na eh. What I'm asking is 20 minutes. You need guidance. So you pray. Quiet time. Di ba yung sabi kong solitude? You know why? Kasi people, situation will steal your joy. Nanakawin po yung pangarap mo, nanakawin po yung saya mo. Kung hindi ka ready. Pero pag ready ka, mahihirapan. Kasi na-visualize mo na eh. Pinag-pray mo na ito mangyayari, dadating to, I'm ready for this. I will not react, I will respond. Okay? 20 minutes. Alam niyo pag ginawa niyo po ito, tatlong aspeto ng buhay niyo agad ang ang inaayos natin. Heart set, mindset, and soul set. In 20 minutes, you are sharpening those sets. Sunod naman po dyan, syempre, mag-exercise po tayo. 20 minutes lang. Mag-stretching. Okay, ready. Tapos ganito, ganyan, stretching. Tapos i-ready mo na yung walis tambo sa loob ng bahayan. Yung walis ting-ting sa labas. Tapos yung map, yung lumang t-shirt mo, basain mo, maglakad ka sa buong bahay. Madaanan mo lang lahat, isang daanan. It would take you about, o sabi mo, 20 minutes lang ang hinihingi ko. Mag-gumanong ganun ka lang, papawisan po kayo. You are now, well, you will get a lot of benefit. Health, admiration from your, well, sa mga, well, sa asawa natin, sa anak niyo po, nalinis pa yung bahay. At pagpapawisan ka. Ah, di ba health yan? And lastly, syempre, kailangan natin, you are a business person. Right? So, kayo po'y magbasa, makinig, o mabasa, makinig, o manood ng mga bagay na makakatulong doon sa iyong kulang na kagalingan sa iyong skill set. Hindi ka masyadong magaling mag-closing, eh di magbasa ka about closing. Manood ka ng TED Talk about closing or about public speaking. Di ba hinahasa mo? Mga kasama, this is just, these are just about 20 minutes of your, tatlong 20 minutes, an hour of your life. Alam niyo po, pag ginawa niyo to, 20 minutes, parang ang konti naman. Siyempre, hindi naman immediate yung pagbabago niyan eh. Pero yung habit, na-form po yan sa araw-araw na ginagawa natin. Pag habit na yan, mahirap nang putulin yan. Ako, tonto ako rito. Pag walang ay, naku, mayroon akong 30 minutes, I will relax. Before I start the training, kahit ano, I pray. Talagang binivisualize ko na mag-smile yung mga yan, eto, they are agreeing. Tama, okay. Ang bagay, pag pangalawang beses mo na gagawin, mas magaling ka na. And when you do mental rehearsal, para nangyari na, ito suot ko. Pag kinausap ko sila, nag-present ako, yun po yun. Much more if it is partnered by prayers. Okay? So, and lastly, before we go, okay? So, napasarap ang kwentuhan natin. Let's seek wisdom, gaya po ng sinabi ko. Unahin po natin ang ating Diyos Ama, si El Shaddai, si Yahweh, our living God, my Abba Father. Kasi po, ulitin ko, kailangan natin po wisdom, not just knowledge. Yung mga bibigay po ng kahit sinong tao, libro, knowledge lang yan. Wisdom. Kaya nga, trust God. This too shall pass. Makakatapos din po ito. Matatapos din po. Okay, mainit. There's a time and season for everything. Matatapos po din to. Pero ang tanong, ano ka pagtapos nito? Naging mas magaling ka ba? Mas mabuting tao? Yun ang importante. Kasi may natutunan ka ba? Kasi tandaan niyo po, life is full of uncertainty. Huwag na yung crisis. Kahit may dumating pang COVID-20, 21, 22, 23. Pero pag inuna natin si Lord, I'm not saying it's gonna be a storm-free life. Walang crisis, walang paghihirap. No. But pag inuna natin si Lord, it's gonna be a storm-proof life. Kahit anong dumating, tatalbog lang yan, malalampasan po natin. So with that, I'd like to end this presentation. At maraming salamat po sa inyo for listening. So I hope I have imparted something to all of you.
Again, if you want to continue connecting with me, let's collaborate, connect, and progress together through my Facebook page. Type nyo lang po, Adrian Del Rosario. Scroll sa baba yung page kasi yung personal, puno na po. So dito tayo pwede mag-usap. So maraming salamat po sa inyo. Pag kayo po'y may tanong, pwede ko pong masagot. Yan. Thank you to all. Thank you very much po, Sir Adrian. Ayan, welcome. Actually, maganda po yung senior niyo po tonight kasi medyo related siya dun sa naging training din ni Sir Ariel kahapon. Ah, okay. Nakakatuwa po kasi dahil parang consistently or constantly nare-remind kami of what we are supposed to feel or how we are supposed to react during this situation. So, before po siguro tayo before we go on further, I believe po maraming gustong magtanong dyan. Pero, alam mo kuya, sa mga nakaraang gabi, talagang yung mga downlines ko po, manang-mana sa akin, medyo mahiyain yung mga yan. Pero naniniwala po ako na maraming gustong magtanong or mag-share tonight. So, this is your time. This is your chance, guys, para magtanong or mag-share. If you feel like saying something about what you learned tonight. So yes, the floor is open for anybody. Just open your mic para po marinig namin. Kaya baka kasi nagsasalita na kayo, wala kaming naririnig. Oh, kaya mahasa na kayo magsalita sa harap ng computer kasi pagtapos nito tayong lahat ay parang mga news anchor na at reporter, ha? Can you imagine na develop yung isang skill natin kung paano kausapin ang computer na very sincere. Actually, sinasabihan ko nga po sila lagi, kuya, kasi parang although we need to get used to this, kaya lang, dahil people are really social being . Oo. Sabi ko, baka naman dumating yung time na pag pwede na magkita-kita, wag na apply, Zoom na lang tayo. Wag naman mas matipid, hindi na tayo magbibihis, hindi na tayo, walang pamasahe, ganun din naman. Magbibihis ka, sir, kahit pantaas lang. Pantaas lang. Oh, ayan, tama, totoo yan. Oh. Pero ako talagang ganun pa rin. Kasi, iba yung pakiramdam mo . So, sabi ni nga nung mga, may nagtanong sa akin, uy, ikaw ba, naliligo ka pa rin bago magsalita, you still do the normal routine, you brush. Ako, ganun pa rin. Kasi, iba yung pakiramdam. Kanina, naghilamos ka ba? Iba yung pakiramdam pag may kakausapin ka na pakiramdam mo na suot na ganito. Kasi hindi lang yung dahil maganda itsura mo, pero yung may iba . Di ba pag yung suot natin naayon sa suot natin yung kinikilos natin . Tama? Correct. Yan. Opo. Oo. Kahit na baka nakapantulog kayo, nakapajama na, tas pero Randy, naka-coat sa harap, nakapajama, pagtapos na may tulog. Sir, si Otet, nung isang gabi, naka-brief lang . Hindi naman